ating programa. Hello po sa inyo sa naabot na kayong broadcast. Kung yan man ay sa internet, partner, o kaya sa cable, siyempre. Uh-huh. At sa ano pa ba, mga ano natin, okay, partners natin. Particularly sa Signal, it's number 18. Yan. Sa speaker, Skylab. Sa Sky Cable. Ayan. At saka siyempre sa ang ating cable link. Oh, Channel 3 at sa iba po po natin mga cable partners nationwide. Yan. Hello po sa inyo. Aha. Siyempre, kami rin po mabati sa inyo lahat sa manukay na Ronan at anuman po inyong mga ginagawa. Magandang araw sa inyong lahat. Siyempre, partner, kami pa rin ang inyong mga kasama. Ako po si Bien Dacles. Si Sunny Kasubia pa rin po. At ito pa rin ang inyong programa, Legal Minds! At sa usapang legal, partner, ito na, hindi na natin patatagalin na kasi ito, magandang pag-usapan ng topic natin for today. Pero okay, bago natin i-reveal, kung sabi ano ba... Sabi mo, matagal? Matagal kami hindi nagkita ni Atty. Ay, oo! Totoo yan! Oo nga, no? Kasi si partner Sheila pa lang bumalik sa'yo for a while. May ano? Hearing sa camera noong time na yun. And tomorrow, meron na naman. Oo nga, meron ulit. At ito nga, ang ating mga kasama na magpapaliwanag sa atin ang ating pag-uusapan for today. Siyempre, nag-iisang Attorney Pogi, si Attorney Mark Tolentino. Hello, good morning, good evening, and good afternoon sa inyo lahat. Lalo na yung mga followers natin dyan sa Facebook, YouTube, and dito sa DCR8. Good day sa inyo lahat. Ayan. Lalang gumagwapo. Siguro dapat Attorney Pogi-Pogi, gano'n. Times 2 na ngayon, no? Diba? Kamusta, Attorney, ang buhay buhay? Yes. Sobrang busy. Yes, yes. Schedule ng time management, kaya-kaya naman. Okay. Pero sa totoo lang, hirap din natin. Ngayon nga, namamadali na eh. Oo nga. Pero sa global meeting. Correct. Buti na pagtigyan. Pag tayo nag-request, hindi pwede. Yes. Of course. Sila yung maghintay. Oo. Mamaya na daw kayo. Part of public service to ay pa yes, paano mag-aantay. Correct. Kasi hindi naman ito para sa ating dalawa partner. Yeah. Para sa mga kababayan natin ito. Di ba? At syempre, ito na. I-reveal na natin, partner, ang ating pag-uusapan for today. Ito, isa to sa mga isinusulong ngayon. At hindi pa man siya isang batas talaga na maituturing. Pero, kumbaga, ano kasi, sige, mamaya na natin pag-usapan yung tungkol dyan. But, ano muna yung ating katanungan ngayon, partner? Yes. Ito muna, itatask mo na ito. Ito ha, papakita ko, letter talaga ito. Correct. pero hinugot natin ito sa ating Facebook page. May liham. Sa DZRH News Television. At ito ang kanyang katanungan. Sabi niya rito, hello Legal Minds. Magandang araw po sa inyo. Matanong ko lang po, kailan lang kasi isang bilang isinumiti ni Senator Risa Hontivero sa Senado bilang proteksyon sa mga kababaihan at sa mga tulad kong miyembro ng LGBT company. Uy, kapatid! Community. Tanong ko lang po, ito po bang bill na ito about catcalling at iba pang mga katulad nitong kabastusan ay hindi kasali sa anumang batas at meron tayo ngayon? Ano po ba ang nilalaman ng bill na ito? Tunay po bang magiging instrumento ito para sa aming kaligtasan at pagkakaroon ng pantay-pantay na pagtingin sa aming mga nasa LGBT community, sakali man po, sabi niya rito, sana nga ay maisabatas na ito. Ayan. Ang huli niyang tanong. HQOTD. O, bago natin pag-usapan, partner, reveal ko lang ang ating hashtag for today. That's hashtag LM_BastosKalaboso. Bastos Kalaboso. O, may ganyan tayo. Para doon sa mga gusto mag-follow ng ating mga comments, ilagay niyo lang po yung hashtag na yun. Para mas madali. Nating makita. Ayan. O, ito na. Sa itong tinatawag na batas, actually, ang tanong dyan, because this is just a proposal, okay, may batas na ba, kung hindi ito ma-approve, may batas ba na mag, parang tinatawag na pinagbawal yung mga kabastusan? Of course, may batas naman. May tinatawag natin na grave oral defamation, may slight oral defamation under the revised penal code. But yung batas na yun is too general. Kasi general, kahit anong kabastusan, kasi iba naman yung panalalita mo, para ang purpose doon is to parang paliitin yung pagkatao mo. Iba naman yung magsasalita ka, para ang purpose is bastusin ang isang tao. Kasi iba naman yung pagbastusin, yung purpose mo is may lewd design ka. It means may purpose ka talaga na sexual yung purpose mo. Iba kasi ang batas, pag sexual ang purpose mo, iba naman ang batas, pag ang purpose mo is pahiyain ang isang tao. Yun ang under the revised penal code. But under this law, kasi the purpose of this law is to preserve
the dignity of every human being. Sa lahat ng tao, may dignidad tayo. Of course. So, kailangan i-respeto yung dignity natin and respect of human rights. Bawat isa. O yan. And aside doon, nag-recognize yun sa lahat ng kababaihan na may role in nation building. Sabi nga ng ating saligang batas, the role of nation building of every woman and man. Baliktad. Di ba? Woman and man. Dapat, di ba pag in ordinary English sentence, dapat man and woman. Women. But in this law, ang sabi ng batas, dignity, the role of a nation building of woman and man. Bakit nauna ang babae ngayon? To give emphasis na yung mga kababaihan, same level na mga kalalakihan. Yan. Parang may equality na dapat. But in this law, very strict ang batas nito. Like for example, bawal daw humingi ng pangalan, number ng isang babae. Oh, pero ito uso ito sa Amerikana. Para maging close ka dun sa babae, hihingin mo yung pangalan o kaya yung cellphone number. Oh, yes. So ito bawal dito. Bawal, basta tinanggihan ka na tapos namimilit ka. Ah, no, may pamimilit naman pala. Kailangan ba yung complete name niya pag hiningi mo? Hindi. parang ganito ba yung attorney? Oh, yes. Miss, anong pangalan mo? Oh, yeah. Miss, can I have your number? Tapos ayaw niya ibigay, pero in-insist nung lalaki. Oh, yun, yun. May violation yun. Yung tinatawag na stalking. Yung catcalling, yung pang sinasabi paninipol. Na yung may tinatawag na back as na may, ano, aswang na baklang aswang may term na ganun. May mga ganun. So parang pinapahiya yung mga yung LGBT parang ganun. Kasi malalaki, mababae or in a third sex sector, we are all human being and lahat tayo Filipino. Before kasi under the yung history ng psychology, yung pagiging bading mo, pagiging tomboy mo is actually is actually a psychological problem. And sometimes it became sabi nila may problema sa utak daw. But that was before, but under the new established principle in psychology, especially sa third sex sector of the society, actually they are already part yan of the society. That's why nga sa ibang bata at sa ibang bansa may mga CR, babae, lalaki, at para sa LGBT community. may mga ganun pa. Okay, because they are na kailangan natin i-prove the kailangan level. Okay, but ang tanong kasi dito, pag i-level natin ang third sex with this with all other mababae man, malalaki man, are ready na ba ang Pilipinas sa tinatawag na same sex? Because itong batas na ito is actually parang sila kasama kasi dito yung issue about same sex marriage. Same sex union. 'Di ba pinag-usapan natin before 'yan? Yes. Same sex union, same sex marriage because of this. But sobrang kailangan talaga na katanggap-tanggap na 'yan sa ating kultura. But but as of today, hindi pa. Maybe, pero dati, iyan ay katanggap-tanggap na sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Oh, maybe ibang bansa. After 10 years, maybe after 20 years, ready ng Pilipinas. Ngayon, under debate pa yan, until now. So, kailangan kung may mga prod naman dyan, kailangan lumabas na kayo dyan. Kailangan ipaglaban nyo. To support yung tinatawag na same-sex marriage, same-sex union, or ano man yan. So, kailangan ipaglaban niya. Kasi until now, may bill yung tinatawag na same-sex union. But there's no such same-sex marriage kasi daming ayaw, but may tinatawag na same-sex union. But parang to legalize lang. But in this case, it's not actually, hindi siya specific na relationship ng same-sex, but actually it is the respect of the same-sex that they are entitled of due respect, same sa lalaki, same sa babae. So yun yan. But may mga, this is just a proposal. Until now, hindi pa naman approved. So, kailangan pa talagang ipagdebatehan. But kahit wala itong batas na ito, may batas na. Yung sinasabi kong grave oral defamation. In fact, I was a lawyer nung isang accused. Kasi yung kalaban niya is actually same-sex na pinag... yung kalaban niya is the... bading. Yung kalaban niya. Tapos, binungaan niya, ikaw bading ka, ganon. So, in this case, dinimanda niya ng grave oral defamation. Kasi napahiya daw siya. Ang tanong dito, mapahiya bang isang bading kung sabihin
kung sabihin sa'yo na ikaw ay isang bading. It's not the statement that you are bading, napahiya ka. But it is the delivery na pagsasabi na ikaw ay isang bading na to demean, parang pinaliit yung pagkatao mo. Mm-hmm. Hindi yung pagiging bading ang pinapaliit, but yung the way he talks, parang yung word na humiliation. Mm-hmm. Okay, pinahiya. But actually, kahit wala itong bill neto, may batas na tayo. Yung itinatawag na grave oral defamation. Pag sobrang, depende kasi sa impact of the statement. Mm-hmm. Kung maraming napanood, maraming nakinig, kung kayo lang. Mm-hmm. Kung maraming nakinig, pwedeng grave oral defamation. In fact, pag dito sa TV or sa radio or sa newspaper, libel naman yan eh. Mm-hmm. Okay? So, hindi siya libel because sinabihan kang bading. Mm-hmm. Naging libel yan or naging grave oral defamation kasi pinaliit yung pagkatao mo. Mm-hmm. Kasi the real essence of this law is tatlo yan. Una, kailangan lahat tayo, we have to respect the dignity of every human being. Respect the value of dignity. It means may value yung dignity ng pagkatao. Okay? Pangalawa, respect of human rights. So, every human being, mababae, malalaki, matomboy, mabading, may human rights yan. Okay? Pangatlo, mababae ka man, malalaki ka man, or ma-third sex ka man, mabading, matomboy, we all have responsibility or role in nation building. Ibig sabihin, hindi lang ang mga lalaki ang may obligation for nation building in the Philippines. Lahat tayo. Tayong lahat may obligation sa ating bansa. So, hindi dapat may tinatawag ng monopoly of power, monopoly of intelligence, monopoly of all the authority in the society. No. Lahat tayo may obligation. Mababae ka man, malalaki, matomboy, mabading, lahat tayo may tinatawag na role in nation building. Pero yun ang ibig sabihin dyan. Meron bang limitation siya? Of course, role. Yung limitation, of course, ang limitation dyan, batas. Mm. Okay. So, for example, ang tanong dyan, you are an ordinary citizen. Of course, palagi mong sinisiraan yung government. Yung mayor na yan, corrupt na yan. Yung governor na yan, sobrang corrupt. Ang tanong dyan, ano bang ginawa mo? Correct. So, yun, ibig sabihin, hindi lang si governor, si mayor, si congressman, ang senador o ang presidente natin ang may obligation sa ating bansa. Lahat tayo may obligation sa ating bansa. So hindi dapat tayo ang umaasa sa government natin. Dapat tayo ang aasahan ng ating government na tutulong. So yun ang ibig sabihin ng nation building. So kasi role, lahat tayo iba-ibang role natin. For example, an ordinary citizen, sundin mo ang batas. Sundin mo ang batas traffic ko. Sundin mo yung bawal kang magtapon kahit saan-saan. You should be magbike ng tamang buhis. That is already your role as a citizen. Yun ang ibig sabihin, role of nation building. Hindi ibig sabihin na you are an ordinary citizen, you will act as a president, you will act as a mayor. No, hindi ganun. Lahat tayo, iba-iba yung obligation natin. The mere correct fact na sundin mo yung batas, sinusunod mo na yung role mo for nation building. Yun ang ibig sabihin doon. So it means, wala tayong karapatan na maliitin kahit sino. Mabading man yan, matomboy man yan, mababae man yan, malalaki man yan, wala tayong karapatan na malitin sila. That's why in this case, itong batas na ito, this is a nice law. But kahit wala ito, may batas na yun eh. May batas na. But maybe for purposes of to specify, give specific of this law, pwede yan, walang problema yan. Okay? To give emphasis or specific of the law, kasi may general law na tayo, yung tinatawag na revised penal code. Like for example, anong nakalagay sa batas? Bawal magcatcalling. Hindi kasi ako marunong mag-ano eh. Example ka. Basta yan, bawal yung mga ganun, yung mga catcalling. Yung sumisipol ka. Sumisipol. Yung tipong dadaan lang yung babae or yung... Wow! Salad. Kaya wow, sexy. Sexy. Yeah. Big mommy. Yan ang tipo kong babae. So yung mga ganun, pasok yan dito. Yes, pasok yan. Kasi ang under Republic Act 9262, pasok yan. Pag may romantic relationship kayo, pag wala kang respeto sa girlfriend mo, sa asawa mo, pasok yung 9262. In this case, kahit hindi mo asawa, for example, nandun ka sa mall, sa bar. Napadaan ka lang. Napadaan yung sexing babae. Wow, salad. Paano maging salad ang babae? Yan nakain ba yan? Wow, sexy. Pag
pag bading naman, wow, ang asong ulo, o mga ganun. Hmm. Or mukhang aso, or may term pa na kabayong bading. May kanta yan. Ginawa pang kanta. Ginawa pang kanta. So it means that is already a violation ng dignity ng isang tao. Multong bakla. Oh, yun pala, oh. Natandaan ko na. Oh. Ito, basta kanta. Diba? Ito, attorney, I believe, sa Quezon City, may ordinance siya si Mayor Robert na kagaya nito. Yes. I think, siguro maaaring ipinattern nito dun sa, dun sa naipasang ordinance sa Quezon City. Kung doon naipasa ito as an ordinance, ano yung nag-hindrance dito sa batas na to? Bakit hindi pa siya until now, mabilis na naipasa as batas na talaga? Actually, ang hindrance naman is depende yan sa author. Mm. Yung author kasi, para purpose lang may ginagawa, para may sabihin may ginagawa, kailangan kasi in part of our democratic system is lobbying. Lobbying is part of our democratic system. Hindi kasi magaling ka lang sa batas, nag-submit ka ng proposal lang isang bill, tapos na yan, tapos na ang trabaho mo. Hindi. You have to lobby. Trabahuhin talaga yan. You have to lobby all your kasama mong mga congressman, kasama mong mga senador na you have to support this bill. Parang ganun. Part of our democratic system talaga yan. So, kailangan siya ng more PR, kumbaga. Oh, yes. PR and support, lalo na sa mga grupo, yung mga NGO, yung mga grupo ng mga third sex. Kailangan supportan nito. Since it is still a bill, attorney, ano ba yung sa tingin ninyong maaring kulang dito sa bill na to na ipinasa nga ni Senator Risa? Actually, pag we say penalty ang pinag-uusapan, tama naman. May 1,000 ang penalty, actually pang ordinance lang talaga eh. 1,000. Maliit masyado. 2,000, 3,000, pila maximum 10,000. So you think dapat mas mahal, mas malaki ang penalty? And actually, hindi ang batas ang problema sa Pilipinas. The strict implementation of the law. Ang problema. At ang disiplina talaga. Oh yes, for example, kung may batas na yan, kung may magsisipol dyan sa bar, bawal na ba? Ang tanong dyan, sino ba mag-implement? Okay? So sino ang mag-implement? So it's not the law ang problema sa Pilipinas. Ang problema sa Pilipinas is how to implement the law. So we need a leader na yung tinatawag na strict, we might tinatawag na police power, yung strict implementation of the law. May political will. Kasi pag leader ka, iba kasi ang leader sa isang politiko. Maybe you can be a good politician, but you're not a good leader. You may be a good leader, but not a good politician. Ang kailangan ng Pilipinas ngayon is a good leader, hindi lang politiko. Okay? If you're a good leader, kailangan may political will ka. Kung may ayaw sa'yo, kung galit sa'yo yan, wala kang pakialam. As long as ginagawa mo ang tama for sa taong bayan, para sa kababayan mo. Kailangan din siguro, attorney, meron kang konting nalalaman sa batas. Of course. Kailangan yan. Hindi ka makikipagtalo sa ano na yan. May iba kasi dyan na may yung tinatawag na intellectual arrogance. Yun ang problema sa ating mga politiko ngayon. Correct. Akala nila magaling na sila. Okay? Kailangan they know everything already. In leadership kasi, kailangan, kung magaling kang magsalita, dapat mas magaling kang makinig. Kasi yung panalita kasi, parang inuulit mo lang ang nasa loob ng utak mo. The way you talk. But if you're listening, pumapasok yung knowledge papunta sa utak mo. So, ang importante to be a good leader, you should be a good listener. Oh, yun yan. Be a good follower. Of course. Kasi doon naman nagsisimula ang lahat. You should always follow the man, talaga. Pero dito sa batas na to, attorney, nabanggit nyo kanina na before pa man din, meron na tayo talagang batas, may batas na. May kinalaman dito. And I believe, isa to sa napag-usapan natin before sa past episodes natin, yung tungkol doon sa workplace. Kasi parang doon din yun eh. Isa iba yun. Yung tinatawag na sexual harassment. Ayan, oo. Yung sexual harassment, iba naman yun. Kasi kailangan involved dito yung employer and employee. Employee, yes. Okay? Kailangan kasi ang accused may moral ascendancy sa biktima. For example, employer, amo. Okay? Tapos, binastos niya yung empleyado. You have moral ascendancy. Teacher, professor, estudyante, ganon. But not the other way around. Paano naman pag yung estudyante ang nag-flirt sa professor? Is it sexual harassment? Hindi. Parang mas okay pang... Hindi. Kasi there is no moral ascendancy sa estudyante to the professor. So, kumbaga, hindi pasok doon. Hindi pasok. Attorney. But that's in why... this case, pasok yan.
Okay, pasok to. Kasi walang ano to, wala, wala. Attorney, no? Walang yung level. Word, no. Word na moral ascendancy. Yeah, no. So, hindi kailangan as long as babae ka, mm-hmm. sinisipulan ka, wow, sexy, mm-hmm. wow, salad, mm-hmm. o mga ganon. Mm-hmm. So, that is already in violation of this law. But kahit wala yan, pwedeng mapasok doon sa revised penal code, slight oral defamation. Mm-hmm. Slight na yon. Yung pinagsasabihan ka na parang hindi mo na makilala, mm-hmm. dumaan lang sa'yo, sabihan mo ng ano-ano. Mm-hmm. So in that case, that is already slight oral defamation. Mm-hmm. Kasi kahit ano yung batas natin, kailangan natin alamin ano yung philosophy ng batas. Mm-hmm. Kasi kahit anong galing mo sa batas, kasi alam mo lang ang batas. What is the law? But ang tanong dyan, bakit may batas na yan? Bakit pumasok yung batas na yan? Bakit na-approve yung batas na yan? Mm-hmm. Kailangan alamin mo yung history ng law, philosophy ng batas. Kasi kung alam mo lang batas, magaling ka lang sa memory. I-memorize mo batas, yung lahat ng batas, kung if you're good in memory, memorize mo lahat yan. But ang tanong, alam mo ba ang philosophy, ang ano philosophy behind the law? Yes, like in this case, mm-hmm. like oral defamation, yung tinatawag na ito, yung catcalling, yung binabastos mo yung isang third sex. Ano bang purpose ng batas? Ano bang philosophy? Respect the value of the dignity of every human being. Mm-hmm. Yun ang ibig sabihin dyan. Kaya dito sa batas na to, support ang kailangan if you believe na dapat ma-push ito in the law. Oh, yes. Yan. Talagang suporta. Hindi ka na kailangan makipag-away. Nangyayari, away ito eh. Oh, yun, away. Pag pinagsabihan ka ng bading. Kaya if you believe talaga na dapat itong maipasa at maibatas talaga, maisabatas, talaga nga, you have to support this this bill at maipush ito at matapos agad. Oh, yes. Diba? Para ang maganda kasi ngayon, kahit saan ka man ngayon, nasa ibang bansa ka, nandito ka sa Pilipinas, we can already participate in public discussion through social media. Correct. But that's before, maybe 1970s, 1980s, 1990s, wala pa tayong social media, so we cannot participate in public discussion. Mm-hmm. So ang mag-participate in public discussion, yung congressman lang, yung mga konsihal na nagpapogi lang sa session hall. Kaya ngayon, mas may boses na ang lahat. Mas ang maganda ngayon, lahat, kahit sino ka man dyan, may boses ka na sa lahat ng public issues. And dapat, yun pa lang, kasama na doon yung tinatawag na role in nation building. Ang ating usapan. Pero, correct. Basta naman tayo naman. Pero sana, no, huwag mo talaga kung paumpisa na magsalita. Correct. Kaya huwag talaga, ito ang lagi natin pinapalala. It is always a must, a rule of thumb, kumbaga, na whatever, kung ano man ang batas na meron tayo ngayon, it's our obligation to follow them. Oh, yes. Yun at, para dun sa mga may katanungan pa, lalo na dito sa pinag-usapan natin, paano ba natin mag-reach si Attorney Mark? Hello sa mga followers natin dyan, mga kaibigan natin. You can visit my website for more information about me and sa batas sa Pilipinas. Okay? Sa www.marktolentinolaw.com or sa Facebook page po natin. Pwede kayong mag-like, mag-follow sa facebook.com/marktolentinolaw. Or hanapin nyo lang, Attorney Mark, lalabas ako dyan. Okay? Then, you can call me within Metro Manila. Sa landline po natin is 209-6203. I repeat po, 209-6203. Or sa mobile number natin, pwede kayo mag-text or tumawag sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Pwede din po yan sa Viber or sa Skype. Hanapin nyo lang Mark Tolentino. Lalabas po tayo dyan. Ayun. Marami na kayong options at para dun sa mga gusto rin na magbigay ng kanilang katanungan through us naman sa amin padadala. Pumunta lang po kayo sa aming Facebook page. That's DZRH News Television. At mag-comment lamang po kayo dyan sa ilalim at lagyan nyo lamang po ng hashtag HQOTV. At para dun sa mga nakalipas episodes din natin at para mapanood ninyo at mabalik-balikan ninyo, pwede nyo po yung puntahan sa aming page at syempre sa aming YouTube channel. That's DZRH News Television Channel. And of course, sa aming website sa www.dzrhnews.com. Ayan. Marami na rin kayong options sa how to watch it at wala na kayong rason para hindi sumunod sa batas. Correct. Alam niyo na dapat yan. At ito na, partner. Dahil short na tayo sa ating time, magpapaalam na muna tayo. The attorney, thank you so much Hello, ulit sa inyong pagsama sa amin at sa pag-explain ng ating pinag-usapan for today.
Maraming salamat, Attorney. Yes. At syempre, maraming salamat din sa ating mga viewers na hindi tayo niiwan at laging nakaantabay para sa amin. Thank you so much po. Thank you very much po. At kami pa rin po ang inyong mga kasama sa susunod nating episode. Ako po si Vien Deacles. Ako po naman si Sunny Casulia. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Legal Minds! Bye! Bye-bye.